Kamusta kayong lahat? Ngayon makakapanood kayo ng isang pelikulang The Little Matilda. Ang bawat tao ay hindi ipinanganak sa parehong paraan. Ang ilang mga tao ay mapalad, ang iba ay sawi at malungkot. Ngunit lahat tayo ay maliit na anak ng ating mga magulang. Ngunit may isang pagbubukod nang ipinanganak si Matilda. Nainis ang kanyang ama at ayaw siyang alagaan. Ang ama ni Matilda ay ang boss ng isang dealer ng kotse. Ang ina ni Matilda ay isang adik sa pagsusugal. Si Matilda ay may kuya. Ngunit inaangkin iyon ng mag-asawa na hindi sila nag-ingat nang maipanganak si Matilda. At hindi sila masaya dahil siya ay isang babae. Si Matilda ay walang pangangalaga sa magulang, kaya't sa edad ng 2 taon si Matilda ay natuto na maging independent. 4 na taong gulang nakakapagluto siya ng sarili niyang pagkain, nakakabasa pa siya ng dyaryo. Nababasa niya lahat ng mga libro at artikulo sa bahay. Ngunit nang tinipon ni Matilda ang kanyang tapang na payagan siya, ibili ng kanyang mga magulang ng 1 libro. Hindi sila sang-ayon, sinasabing ang pagbabasa ay kagaguhan. At isipin din na ang panunood ng telebisyon ay mas mabuti, kaya't ang buong pamilya ay nasa sabik muli, manood ng mga nakakatamad na programa. Ngayon natagpuan niya ang kanyang sarili na iba sa kanila. Umaga kinaumagahan, hinanap ni Matilda ang address ng silid-aralan. Pagkatapos hanapin ang paraan sa silid-aralan mismo, sa ilalim ng mausisa na mata ng matandang librarian, si Matilda ay patuloy na binasa ng matapat ang kanyang libro. Araw-araw ay pumupunta siya sa library. Masaya sa pagbabasa ng mga libro. Matapos basahin ang lahat ng mga libro ng mga bata, sinimulan niyang magbasa ng iba pang mga libro. Palaging binibigyang pansin siya ng matandang tagapamahala. Mayroon ding magandang puso upang makagawa ng isang library card para kay Matilda. Kaya hinila ni Matilda ang isang maliit na sasakyan. Dala-dala ang mga libro sa bahay. Pamilyar na imahe sa mahabang kalsada. Pagkatapos nito, patuloy na nararamdaman ni Matilda ang mundo. Sa pamamagitan ng mga libro, gusto niya talaga pumasok sa paaralan. Ngunit hindi sumang-ayon ang kanyang ama, at sinabi na siya ay 4 na taong gulang lamang, nang babalik na sana si Matilda sa kanyang silid. Binubuli siya ng kanyang kapatid. Naluha si Matilda. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos nito, naramdaman ito ni Matilda ang mapagkukunan ng lakas sa aking katawan. Sa araw na iyon ang ama ni Matilda ay masayang umuwi. Nagbenta lang siya ng 4 na kotse sa presyong malaki. Kumita ng maraming pera. Ngunit nang sinabi niya sa anak, kinakalkula ang kita na nakuha mula sa 4 na kotse. Si Matilda sa kabilang panig ay kagad na inilahad ang kabuuang halaga. Kahit na ang kanyang mga magulang ay namangha, ngunit hindi sila masaya. Iniisip din niya na ang batang babae ay kumilos ng labis. Sinarusahan niya siya. Ang ama ay nais na hayaan ang anak na lalaki na magmana ng kanyang karera. Pinamunuan niya ang kanyang anak at si Matilda ay pumupunta sa car dealer. Gumamit siya ng hindi magandang kalidad na mga aksesorya. Ngunit ibinenta pa rin ang kotse sa mataas na presyo. Nainis at nalungkot si Matilda at iniisip ng maliit na batang babae na ang pag-uugali ng kanyang ama ay mapanlinlang at iligal. Galit si Matilda, lilim na ibinuhos ang pandikit sa sombrilo ng kanyang ama. Pagkatapos nito, tumaya ang ina ni Matilda upang makakuha ng maraming pera. Dalhin ang buong pamilya upang kumain sa isang marangyang restaurant. Ngunit ang pagpasok sa restaurant ay bawal magsuot ng mga sombrilo. Ang mag-asawa ay nahulog sa kanilang kwitan. Nakaramdam ng sobrang pagkaabo ang ama. Pagka-uwi sa bahay, hiniling niya sa buong pamilya na manood ng sine. Ngunit nais pa rin basahin ni Matilda na ikagagalit ng ama. Nagalit siya at dinukot at pinunit ang libro nito. Pagkatapos nakahawak sa ulo ni Matilda, pinapanood niya sa telebisyon. Sa sandaling ito, sumabog ang lakas ni Matilda. Agad na sumabog ang telebisyon. At ito rin ang nagpa siya kay Matilda. Isingin ang kapangyarihang nakatago sa katawan. Pagkatapos nito, kailangang makitungo ang ama sa punong guro. Dalubhasa sa paggamit ng karahasan upang turuan ang mga bata. Nagpa siya siyang kunin si Matilda upang mag-aral sa paaralang ito. Masayang masaya si Matilda. Maayos na naghanda ang maliit na batang babae. Pagkatapos ay pumapasok siya sa paaralan kasama ang kanyang ama. Bagamat ang paaralan ay hindi kasing perpekto tulad ng naisip niya. Ngunit si Matilda ay masaya pa rin pumasok sa eskwelahan. Ang punong guro ay isang mabangis na matandang babae. Ayaw niya sa mga bata at gumagamit ng mga nakakatakot na parusa sa lahat ng mag-aaral. Ngunit si Matilda ay medyo maswerte. Nakilala niya ang isang napakahusay na guro, si Miss Honey. Si Miss Honey ay banayad at mahal na mahal ang mga bata. Sa unang araw ng klase, ipinakita ni Matilda ang kanyang pasig tungkol sa matematika at ang kanyang kahusayan sa pagbasa mula pagkabata. Nagulat si Honey. Gusto ni Honey na ipadala si Matilda sa isang mas mataas na marka upang mag-aral. Ngunit matinding tinanggihan ng punong guro. Ngunit ng gabing iyon ay pumunta siya sa bahay ni Matilda. Nagbaka sakaling bigyang pansin ng kanyang mga magulang at payuhan pa ang kanyang anak na babae. Ngunit ayaw nilang alagaan. Sa palagay nila ang pangunahing pag-aaral ay kalokohan at hindi kinakailangan. Kailangan lang magpa-sexy ng mga kababaihan, sabi ng lola. Ang ama ni Matilda ay pinagtawanan din ang kanyang pag-aaral nang humarap sa magulang ni Matilda. Hindi natuloy ng pakikipag-usap sa kanila ng guro na si Miss Honey. Kaya nag-iwan siya ng libro kay Matilda. Sa 2nd araw, ang paaralan ay nangyari sa ibang bagay. Dahil ang isang estudyante ay nasa kusina, nagkamaling kainin ng cake ng principal na tsokolate. Inutusan ng batang lalaki na ubusin ng isang napakalaking tsokolateng cake. Ngunit ang cake ay masyadong malaki. Hindi na kumain ang bata. At sa puntong ito, pinangunahan ni Matilda ang mga taong magsaya para sa bata. Tiningnan ng bata ang lahat na nagpapasaya sa kanya. Pakiramdam na magpakaudyok. Kumuha siya ng isang malaking kagat at kumain ng cake. At ipakita ang kilos ng isang nagwagi. Ngunit nagalit ang punong guro. Ikinulong niya ang lahat ng mga mag-aaral sa kanyang silid ng 5 oras. Pagkatapos nito, huli na umuwi si Matilda.
Matilda. Mayroong pangangalaga ng pulisya na nakaparada sa tabi ng kanilang bahay. Ito, ang kwento ng kanyang ama pagdaraya, pakikipagpalitan ng mga bahagi, ay kilala ng pulisya. Ngunit nang sinabi ni Matilda sa kanyang ama ang pulis ay binabantayan ang kanilang tahanan. Hindi naniniwala ang ama kapag lumalabas kasama ang mga kaibigan. Isang araw, nakahuli si Matilda ng isang tuko noong pinapalo ng kanyang mga kaibigan ang hayop na ito. Pagkatapos ay sumugod ang punong guro upang makuha si Matilda. Napag-alaman niya ng mga ginagawa ng ama ni Matilda. Ikulong siya sa isang nakakatakot na silid. Pero swerte, alam ni Honey, iniligtas si Matilda. Sa ngayon, pinaparusahan ng punong guro ang isang mag-aaral. Ilang sandali nagmumura at nagpahirap at kumuha siya ng isang tasa ng tubig. Ngunit mayroong isang bagay sa tasa ng tubig. Akala niya isa itong ahas na may takot. Sinabi sa kanya ni Matilda na ito ay isang tuko lamang. Nagalit siya. Ipinapalagay niya na si Matilda ay nanunuya at gumaganti. Kaya balak niyang parusahan si Matilda. Si Matilda ay nag-isip na magalit. Ginamit niya ang kanyang saloobin. Itaguyod ang kanyang sariling sobrang kapangyarihan. Inutusan ang isang tuko sa isang tasa ng tubig na lumabas at tumalon sa principal. Takutin mo siya. Matapos itapon ang tuko, galit na banta ng punong guro sa mga mag-aaral sa klase na iyon. Pagkatapos ay umalis sa silid-aralan. Matilda, saka inamin kay Honey. Ginagamit ko ang aking sobrang kapangyarihan upang asarin ang punong guro. Pero hindi naniwala si Honey. Gustong patunayan ni Matilda na hindi siya nagsisinungaling. Dapat na ipakita ang kakayahan niya. Ngunit kakaiba, hindi ito matagumpay. Nakita ni Honey si Matilda na parang gusto niyang umiyak. Imungkahi na si Matilda ay pupunta sa bahay ni Honey pagkatapos ng klase. Sa daan, ang dalawang batang babae ay dumaan sa isang mansyon. Sinabi ni Honey kay Matilda na dito nakatira ang punong guro. Ngunit hindi maintindihan ni Matilda kung bakit may duyan sa hardin. Kaya nagkwento si Honey kay Matilda. Dati mayroong isang maliit na batang babae na nakatira dito. Ngunit nang siya ay 2 taong gulang, namatay ang kanyang ina. Nais ng doktor na ama na mas alagaan siya. At hanapin ang kapatid na babae ng kanyang asawa. Ito rin ang tita niya na darating upang alagaan ang gawaing bahay. Ngunit ang tita niya ay mabangis. Madalas na maltratuhin siya. 5 taong gulang, nagpakamatay ang kanyang ama. Agad na tiningnan ng tiyahin ang pag-aari ng kapatid. Maaari lamang siya lumipat upang mabuhay. Sa isang maliit na bahay, ngunit napapaligiran ng mga sariwang bulaklak. Pagkatapos nito, pumunta si Matilda sa bahay ni Honey. Sa pagkakataong ito ay natuklasan niya. Si Honey ang maliit na babae sa kwentong iyon. At ang malupit na tiya ay ang punong guro. Naging mahirap para kay Matilda na maniwala. Gusto kasi malaman ni Matilda kung ano ang gusto ng principal. Ang dalawang babae ay dahan-daang nagtago sa harap na kakahuyan ng bahay ng punong guro. Natuklasan nila na ang punong guro ay labis na pamahiin. Sa itim na pusa, naisip niya, ay isang hayop na malas. At dali-dali ang nagmaneho papalayo sa mga ito. Nagpa siya si Matilda na kunin ang manika na pinakagusto ni Honey. Nag-aalala si Honey na nasa peligro si Matilda. Tumakbo sila papasok at si Matilda ay pumunta sa silid na tinitirahan ni Honey. Sa maliwanag na silid na natatapan ng mga sapo, nandito din ang litrato ng tatay ni Honey. Naniniwala si Matilda na ang ama ni Honey ay hindi maaaring magpatiwakal. Sang-ayon din si Honey kay Matilda. Nang makuha nilang dalawa ang manika, aalis na sana sila. Pagkatapos ay bumalik na ang punong guro. Sa di inaasahan ang sasakyan niya ay nasira sa gitna ng kalsada. Kailangan lang niyang itulak pabalik. Agad na humuso ang punong guro upang amuin kung may humawak. Si Matilda ay halos muntik ng matuklasan. Ngunit ginulo siya ni Honey. Mabilis na nakatakas ang dalawa mula sa mansion. Pagkatapos nito, umuwi si Matilda. Ngunit napagtanto niya ang galit. Maaaring itaguyod ng kanyang kapangyarihan. Sa pagpipigil ng kanyang iniisip, pinarado ni Matilda ang pinto at aksidenteng tumama sa mukha ng kanyang ama. Mula noon hindi siya tumitigil sa pagsasanay. Upang madaling makontrol ang sobrang kapangyarihan, nagsimula siyang makaramdam ng libang. Sa sobrang lakas niya, mabilis na makontrol ni Matilda ang lahat. Ang maliit na batang babae ay nasa silid ng mahika na may mga bagay. Isang araw, nakita niya ang pulisya na pumasok sa garahe at nais na makahanap ng ebidensya ng krimen ng kanyang ama. Kahit na ang kanyang ama ay palaging walang kagandahang loob sa kanya, ngunit ginagamit pa rin niya ang kanyang mga superpower upang tulungan ang kanyang ama at itaboy ang pulisya. Gusto ni Matilda na tulungan si Honey na maibalik ang manika. Ang maliit na batang babae ay ginustong kumilos sa gabi, pero bago siya umalis, gusto siyang asarin ng kanyang kapatid. Ang resulta ay banta niya para sa isang laban. Tumunod, pumunta si Matilda sa bahay ng punong guro. Una siyang umakyat sa bubong ng garahe. Sunod ay ginamit ang kanyang sobrang kapangyarihan upang ilipat ang manika. Pagkatapos buksan ang bintana upang makuha ang manika, hindi niya nakalimutan na kunin ang 2 tsokolate mula sa kasalukuyang ginang. Gumawa siya ng mga kakaibang bagay sa bahay ng kanyang guro, tulad ng pagpapaikot ng kamay ng orasan, pagpatay sindi ng ilaw, paghagis ng larawan ng punong guro sa apoy na naglilihab, at pagsanhi ng pagbagsak ng larawan ng ama ni Honey. Lumipad diretso sa sala. Sa oras na ito, ang kamay ng orasan ay nakabukas lamang sa 12:00. Natakot ang punong guro at tumakbo palayo bago umalis. Nakita ng principal na nakatali ang panali ng buhok ni Matilda sa kanyang sasakyan at dali-dali ang inamoy. Nung sumunod na umaga, binigay ni Matilda ang manika kay Honey at ang tsokolate. Si Honey ay labis na natuwa. Agad na sumulong ang punong guro at sinabing gustong dumalo sa kanilang klase ngayon. Alam ni Matilda na darating ang gulo. Mabilis siyang nakabuo ng plano. Tinanong ng maliit na batang babae kay Honey ang pangalan ng kanyang pamilya. Sa parehong oras ipinakita ni Matilda ang kanyang sobrang lakas. Nagulat si Honey. Pumasok ang guro sa silid-aralan. Tinulong
malulakang mesa ng pagkalakas. Sumunod ay kinuha niya ang pulang lubad na sutla ni Matilda. Pagkuha ay pinaalam sa mga mag-aaral. Nakita ni Honey ang punong guro na naghahanda upang parusahan ang mga mag-aaral. Maaari lamang tumayo upang aminin ang kanyang kasalanan. Sa malupit na babala ng principal, si Honey ay lumaban at ipinagtanggal ang mga bata. Iginiit niya ang sarili, ay hindi isang 7 taong gulang na batang babae. Ang mga protesta ni Honey ay nagalit sa punong guro, na pagpasyahan niyang parusahan ang batang pinakakinamumuhian niya, Matilda. Sa oras na ito, ginamit ni Matilda ang kanyang sobrang kapangyarihan, upang sumulat ng daan sa punong guro. Sinabi sa kanya na ibalik ang bahay kay Honey. Pagkatapos ay umalis ka sa lungsod na ito, kung hindi man ay magigiganti siya. Ang principal ay nahulog sa gulat. Lahat ng mga table mops ay tumatama sa kanya ngayon. Sa wakas ay nahulog siya sa lupa. Noong una, akala ng lahat ay nahimatay ang punong guro. Ngunit natural siyang umupo. Itapon ang isang bata sa bintana. Ginamit ni Matilda ang kanyang superpower upang ibalik ang bata. Bumagsak sa punong guro. Pagkatapos nito, ginamit ni Matilda ang kanyang kakayahan. Sundutin ang kanyang mga mata upang maiwasan ang nakikita ng punong guro. Agad siyang tumakbo palayo sa atake ng estudyante. Umalis ang punong guro at hindi na bumalik. Bumalik si Honey sa bahay niya. Maging bagong punong guro ng paaralan. At ang ama ni Matilda ay hinabol ng pulisya. Kaya't posible lamang na tumakbo sa ibang lungsod. Ayaw ni Matilda na siya sumama. Kaya hayaan mo akong alagaan. Agad namang pumayag ang mga magulang ni Matilda. Pirmahan kaagad ang papel ng kanilang anak sa papel. Sa huli, si Matilda at Honey ay magkasama ng masaya. Ang dalawa ay may perpektong bagong buhay. Natapos na ang kwento ngayon.